Hola, Viola, Tenola, Cacerola, Saringola, Arinola, Nilola, Venezuela! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Mag-ingat na mag-ingat. Ngayon, dito ako sa tricycle ng aking win. Sister, dahil kami ipupunta sa school ng aking pamangkin para ihatid ang module niya. Ang module ay isang piraso lang para sa science. Dahil ang totoong pasahan is Friday. Dahil hindi kami nakapagpasa noong Monday para i-collecta yung science project niya or science task niya, ngayon kami pumunta dahil may vacant oras pa kami. Napag-isipan namin ng ate ko na kami na yung pumunta doon sa school. Sinama ko na siya para at least makita niya yung school ng anak niya. Actually, alam naman niya yun. Gusto niya lang talaga is madalaw lang. Ngayon, haba na kami. Papasok na kami sa loob ng school. Yung likuran na yan is hospital yan ng Carmona. Ayan. Pagpunta kami, kailangan naka-proper ka. Yan, naka-ice. Naka-face mask. Naka-eye shield. And then, aari is may yung idlet na is may quarantine pass. Ayan. Papunta na kami ng ate ko sa room ng aking pamangkin. Lakad-lakad lang kami. Habang naglalakad kami, syempre pumasok sa isip ko yung bago o new normal na pagdating sa pag-aaral. Iisipin nyo, diba? Dati, ang dami-dami estudyante rito, nagkakasiyahan sila, kumaga, bawat labas, sa room, kahit nai-stress sila, pag lumabas na sila sa school, is nawawala stress nila kasi nagsasama-sama sila. May iba't ibang grupo, may nagsasarili lang na para gumawa ng proyekto, may group project. Iisipin mo, ang laki ng mga pagbabago sa taon na to tungkol sa pag-aaral na yun. I hope na sana magbago na siya, mawala na yung viruses para kahit papaano ang mga estudyante ay doon na sa room gagawa ng mga proyekto at makita-kita na sila ng mga classmate nila kasi nga pagdating nga sa online class or sa modular hindi sila halos nakikita kasi nga magulang na yung naghahatid ng mga ginagawa nilang module. And sa online class naman, pinapasa nila na nila mismo sa pinaka-online, sa tina-turn-in na nila para lang makita lang ng teacher through computer. Kaya ang hirap. So yan guys, nandito kami sa loob ng school. Pakikita ko sa inyo. Ayan siya, ganyan siya kalaki. Malaki talaga siya kasi nga, itong school na to, ang dami-daming estudyante. Sa totoo lang, hindi lang buong Carmona ang pumapasok dito. Yung iba nasa Binyang pa, minsan nasa GMA pa. Yan, Carmona National High School. Ang ganda ng color. May yellow, may green, may orange, and then may puso. Yan, habang naglalakbay kami ni ate, papunta roon sa room ng aking pamangkin, itinutur ko muna kayo, yan, sa loob ng National High School. Lawak guys, wala nga lang tao kundi mga teachers lang sa bawat room ang nandito. Nakakamiss lang kung iisipin mo. Kasi iisipin mo yung school na yan, punong-puno ng mga estudyante, na may kanya-kanyang lugar sila na pinupuntahan dyan sa lugar, may unuupuan sila every break time. Iisipin mo ang laki ng pagbabago talaga. At ayun na nakakamiss sa estudyante. Willing siguro na ibang estudyante na sana matapos na talaga itong COVID para at least kapapaano magkita-kita na sila. Maganda rin kasi may personal touch ng mga teacher sa bawat estudyante. At kapapaano nakikita at nararamdaman ng isang guro kung anong pagkukulang ng isang estudyante. Diba? Ayan guys, papunta na kami sa room ng pamangking ko. Tataha ko lang kayo sa mga lugar na nakikita nyo sa view. Yung ate ko yung nasa likod ko yan. Kasi hindi niya nga alam yung way, so ako yung naging tour guide. Tour guide! Ayan, ang lawak na guys, ang lungkot lang kasi nga wala na mga estudyante kundi teacher na lang talaga. Isipin mo, dati
sa bawat room na yan, makikita mo may nagtuturo na teacher, yung iba nagre-recess, yung iba makikita mo may grupo-grupo sa loob ng room na gumagawa ng project, yung isa makikita mo sa room na may nakatayo estudyante kasi nagre-recess siya. Yan guys, itong hawak ko, yan yung ipapasa ko. Yan, ituturo ko sa inyo guys, itong nasa likuran ko is yung kanilang playground o yung tambayan nila pag may mga okasyon tulad ng mga Mr. and Miss ganyan. Ayan yung ano nila, ayan yung kanilang stadium, kumbaga. Ayan, ayan guys, malapit na kami sa room ng pamangkin ko, papasok na kami. Kung makikita ninyo, halos wala talagang estudyante kundi teacher lang talaga. Ayan guys, papasok na kami ng aking kapatid. So hindi na siya pumasok, ako na lang pumasok. Ayan, good morning ako sa teacher. Ayan yung room na pamangkin ko, kung makikita ninyo. Sa likod ko, nandiyan yung teacher, nagsusulat ng mga kanyang mga learning tasks. Niya ipinasa ko na ang aking proyekto, ang aking proyekto. Ang aking notebook na pamangkin ko para sa science, ibinaksa ko na dyan. Ibinaksa, inilagay ko na dyan. Ayan, kung makikita nyo yan, bawat upuan may mga kanya-kanyang pangalan ng mga estudyante kasi para hindi malito yung mga magulang pagpupunta sila kung anong kukunin ng kanilang magulang. Ayan, bonggambilya. Bonggambilya ang section ng pamangkin ko, baitang 7. So natapos na rin naman na ipasa na namin yung dapat ipasa para sa gawain ito. Ngayon guys, pauwi na rin kami. Dadaanan natin yung mga, ayan, pakikita ko sa inyo yung mga room. Ayan, guys, di may isip, napakalungkot. Wala ng mga estudyante. Kung yung makikita mo yan, live drums, mga drums, di ba? Nakatimbak na lang, nakakahinayang na dapat ay nagagawa ng mga estudyante na magkaroon ng pagsasama-sama, di ba? Ayan guys, din niyo may English, may science. Yan, diyan mo ipapasa sa mga modular. Diyan natin ipapasa yung pinapapasa ng mga estudyante, ng mga teacher. Ayan guys, di ba? For modular only, kuha po kayo yan. And ipapasa niyo diyan kung ano ipinapapasa ng inyong teacher. Kung sa math ba, sa math niyo siya ilalagay. Kung sa science ba, sa science din. Ayan guys. Ngayon guys, iisipin nyo, yung mga electric pan na hindi na gagamitin kasi wala namang paggagamitin kasi nga, wala namang estudyante. Akasad lang talaga guys, iisipin mo, ayan, makikita mo lang sa bawat room, is kahon, sa bawat kahon, subject, yan, English, yung pinupuntahan natin bawat section yan. So every Friday talaga nagpupuntahan ng mga magulang para ilagay nila ang mga module nila. So sad lang talaga iisipin mo. Nakakalungkot. Na dati is maingay, nagtutumpukan, may marinig ka nagkakantahan, may nagre-recite. Napakatahimik na talaga. Wini-wish ko na lang talaga at papaano is matapos na talaga ang virus na to. I hope, we are still hoping na sana next year okay na ang lahat. Ayan guys, dapat dito kami dadaan sa likod ng ate ko. Kasi nga, one way lang, bawal magkasalubungan. Chinek namin, is sarado. Ayan, pakita ko muna sa inyo guys, yung likuran ng school yan. May canteen sila, school canteen. Ayan, pala hindi namawala. Ayan. Yan ang mga paborito ng mga estudyante. Ayan. Ang recess. Sobrang laki guys ng school. Iisipin mo, ang daming estudyante dyan. Sayang talaga. Pero, iisipin na rin natin yung kaligtasan ng mga estudyante. Hanggang maaari. Nandun pa rin tayo sa protocol na social distancing para makaiwas ang mga bata sa virus na kumakalat ngayon sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong bansa. Yun lang siguro yung gustong mangyari ng government natin na hindi na kumalat ng husto. Kasi mahirap kasi pag estudyante, pagpapasok nga naman, kaya sabihin natin iwas, pag nadapuan talaga, hindi natin malalaman ba umuwi na ang
ang mahal natin sa buhay o mga estudyante sa bahay nila, hindi natin malalaman kung carrier ba siya o ano. Di kakalat lang siya sa pamilya niya. So it's better na rin siguro, may magandang advantage na rin siguro yung makita natin ng estudyante is nasa online at saka sa modular para iwas virus na rin. Mas better na naman talaga. Ayan guys, pauwi na kami ng ate ko. Napakatahimik na lugar na itong ngayon guys. Makikita nyo na lang is teacher, mga naglalakad, dala-dala yung mga module. Yeah, kasi nga, tsa-checkan nila talaga yan. And then kung may mga kulang, sinasabi sa estudyante kung ano yung mga kulang. At least kapapaano, may gabay naman yung mga estudyante or magulang na kung ano yung kulang. Ayan, makikita nyo, module yan. Pinag-iwahiwalay na lang. Again, ang kanilang logo, ang Carmona National High School. Na napakaganda. Ang linis actually ng lugar na to. Ng school na to. Nakaka-miss lang talaga. Naalala ko dati sa pagiging estudyante ko. Ang pinakamaganda, kahit nai-stress ka na sa subject, ang pinakamaganda yung pag-uwian ninyo. Hindi pa kayo uuwi ng bahay, kundi magsasama-sama pa kayo sa labas. Magsasama-sama pa kayo sa labas ng school and then magkukwentuhan pa kayo about sa mga nangyari in a whole day. And then magsasabihan kayo ng mga assignment, yung mga hindi naiintindihan, magtutulungan talaga kayo. And then after nyan, puta kayo sa kung sino may mga birthday, puta kayo doon. Ang ganda ng high school is, di ba sabi nga nila, high school life is a high school life. Sobrang nakaka touch lang talaga. Yun, so guys, ayan, binalag ko na lang yung isang araw ko kung paano yung datingan o paano yung proseso ng mga modular sa ka-online class. So, paano? Paalam!